Magandang araw! Narito tayong muli upang mag-aral ng Mother Tongue-Based Multilingual Education. Ang ating tatalakayin ngayon ay ang pagtukoy sa tayutay na Metapora. Sa linggong ito, sisimulan natin ang pag-aaral tungkol sa tayutay. Ito ang paggamit ng mga salitang may kakaiba o malalim na kahulugan. Ano ang tayutay? Isang matalinghagang pahayag na nagbibigay ng mabisang kahulugan upang lalong maging mabisa at makulay ang isang paglalarawan. Ano ang metapora? Ang metapora o pagwawangis ay tuwirang paghahambing ng dalawang tao o bagay. Ito ay anyo ng pananalita na ang tao o bagay ay inihahambing o winawangis sa ibang bagay na hindi ginagamitan ng sing, tulad ng o sim at sa at sin. Basahin ang tulang hulog ng langit ni Renante R. Soriano. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Uwa-uwa ang iyak ng munting sanggol nang siya'y isilang ng kanyang inang mahal. Siya ay anghel sa bago niyang pamilya. Oo, siya nga, batang kay Lusog at kay Sigla. Ang balat niya'y isang bulak na sa kaputian ay napapansin, ngiti niya'y gamot sa nalulungkot na damdamin. Munting tawa niya ay pag-asa sa bawat miyembro ng pamilya. Siya ay hulog ng langit, handog sa mga magulang niyang kay saya. Sino ang tinutukoy na sa tula na hulog ng langit? A. Ang bata. B. Ang munting anghel. O C. Ang munting sanggol. Ang tamang sagot ay C. Sa anong uri ng nilalang iwinangis ang sanggol? A. Manggagamot. B. Anghel. O C. Bulaklak. Ang tamang sagot ay B. Saan itinulad ang kanyang kulay? A. Sa bulak. B. Sa gatas. O C. Sa rosas. Ang tamang sagot ay A. Ano ang tinutukoy na pag-asa sa tula? A. Mata. B. Mukha. O C. Tawa. Ang tamang sagot ay C. Paano inilarawan ang munting sanggol? A. Isang regalo. B. Isang anghel. O C. Isang damdamin. Ang tamang sagot ay A. Basahin natin ang mga pangungusap mula sa tula. Siya ay anghel sa bago niyang pamilya. Ang balat niya'y isang bulak. Ngiti niya'y gamot. Munting tawa niya ay pag-asa. Siya ay hulog ng langit. Ang mga salita o pariralang may salungguhit
ay mga halimbawa ng metapora. Narito ang ilan pang halimbawa ng metapora sa bawat pangungusap. Ang mga ina ay tunay na ilaw ng tahanan. Mahirap magalit si Matilda dahil siya'y may pusong bato. Ang mga mata niya ay alitaptap. Si Angela ay bulaklak sa bango. Si Freya ay isang anghel sa kabutihan. Si Odette ay isang manika sa ganda. Haligi ng tahanan kung ituring ang mga tatay. Itinuturing na tupa si Alice sa kabaitan. Ang ngipin ni Silvana ay gata sa kaputian. Si nanay ay bituin sa aking paningin. Lagyan ng check kung ang pangungusap ay gumagamit ng metapora, lagyan naman ng X kung hindi. Naging yelo ang gabi dahil sa lamig na dala ng ulan. Ang pangungusap ay mayroong metapora. Si Mia ay masipag at matyaga. Ang pangungusap ay walang metapora. Ang aming bahay ay maliit. Ang pangungusap ay walang metapora. Ang lolo ko ay leyon sa katapangan. Ang pangungusap ay mayroong metapora. Malambot na bulak ang kanyang pisngi. Ang pangungusap ay mayroong metapora. Singgaan ng balahibo ang papel. Ang pangungusap ay mayroong metapora. Matigas na kahoy ang ulo ni Claude. Ang pangungusap ay mayroong metapora. Tandaan natin. Tandaan na ang metapora ay pagwawangis na ginagawa sa tao o bagay sa anumang bagay, hayop at iba pa. Kung maghahambing ka ng tao ay dapat gumamit ka ng magagandang ekspresyon o pananalita upang hindi makasakit ng kapwa. Maraming salamat pong muli sa inyong panunood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng Mother Tongue-Based Multilingual Education. Paalam!